Bakit napakahalaga ng The Mona Lisa? August 21, 1911, France. Excited ka sa araw na ito. Makakapunta ka na rin sa The Louvre Museum at makikita mo na ang The Mona Lisa. Nakapasok ka na at agad mong pinuntahan ang painting. Nagulat ka sa nakita mo. May label na Mona Lisa sa display pero walang painting. Anong nangyari? Doon mo lang napagtanto na nanakaw pala ito. Nagkagulo na sa museum, tinatanong mo na lang sa sarili mo, paano nanakaw ang Mona Lisa? Bakit sa dami ng artwork sa museum ay ito ang kinuha ng magnanakaw? Gaano nga ba kahalaga ang painting at ano ang kwento sa likod nito? Pag-usapan natin. Nagsimula ang lahat noong 1503 sa panahon ng Renaissance. Kumuha ng bago at bakanting poplar wood panels si Leonardo da Vinci at nagpaint ng imahe ng isang babae. Tila isang ordinaryong araw lang ito para kay Pareng Leo. Ang hindi niya alam, ang painting pa lang ito ay magiging isa sa pinakasikat at pinakaimportanteng art piece sa kasaysayan. Kung paano? Pag-usapan natin. Magsimula tayo sa babae sa painting. Noon pa man ay marami ng iba't ibang kwento at speculations kung sino talaga si Mona Lisa. Gayun pa man, karamihan sa mga experts ngayon ay nagsasabi na ang babae sa portrait ay si Lisa Gherardini del Giocondo, ang asawa ng isang merchant mula sa Florence sa pangalang Francesco di Bartolomeo del Giocondo. Sa unang tingin, tila isang simpleng half-body portrait lang ang Mona Lisa na may landscape sa likod. Ang hindi alam ng marami, revolutionary ito. Ang three-quarter view kung saan nakatingin ang subject sa viewer ay kakaiba sa standard pose na ginagamit sa Italian paintings sa mga panahong iyon. Gumamit din ng sfumaro si Da Vinci, isang technique kung saan gagamit ng pinong shading at shadows ang artist upang mas soft ang edges nito at mas realistic. Noong 1804, napunta ang Mona Lisa sa Louvre Museum sa Paris, France. Ngayon, ito na ang pinakamalaking museum sa buong mundo. Araw-araw na dinudumog ng mga turista ang Mona Lisa. Noong 1800s, mas sumikat pa ang painting ng maraming scholars ang naglabas ng saloobin tungkol dito. Noong 1869, sinabi ni Walter Pater na ang Mona Lisa ang simbolo ng timeless feminine beauty. Sa mga panahong iyon, sikat na ang Mona Lisa sa France. Subalit noong 1911, nakilala ito ng buong mundo. Noong 7 a.m. ng August 21, 1911, pumasok si Vincenzo Perugia sa Louvre Museum. Sa pintuan na mga museum employees lamang ang gumagamit. May access siya sa museum dahil isa siyang contractor dito. Agad na pinuntahan ni Perugia ang Mona Lisa na painting at kinuha ito. Nagpunta si Vincenzo sa service stairwell at maingat na inalis ang painting sa frame nito. Binalot niya ang painting ng smock, isang klase ng damit na sinusuot ng mga museum employees kapag hinahandle nila ang artwork sa museum. Nang na-secure na niya ang painting, agad na bumaba si Perugia papunta sa exit. Nakahanda siya sa heist. May duplicate siyang susi para sa pintuan, pero nang ginamit niya ito, hindi bumubukas ang pintuan. Na-trap na si Perugia. Sa mga oras na iyon, ninenerbiyos na siya at nagsimulang tumulo ang kanyang pawis. Mas kinabahan pa siya nang makarinig siya ng mga footsteps papunta sa kanya. Isang plumber ang papunta sa kinatatayuan ni Perugia. At noong nagkita na sila, nagkatitigan sila. Kinakabahan na si Perugia dahil malapit na siyang mabuko. Pero hindi niya inasahan ang nangyari. Inakala ng plumber na isang museum employee si Perugia, kaya binuksan ng plumber ang pintuan. Mabilis na lumabas si Perugia at agad na nagpunta sa train station. Pero ang tanong, bakit nga ba ninakaw ni Perugia ang Mona Lisa? Si Vincenzo Perugia ay isang Italian immigrant at isang aspiring artist. Nagtrabaho siya sa museum nang kinuha siya para gumawa ng protective cases para sa mga paintings. At kabilang dito ay ang Mona Lisa. Habang nasa Louvre, napansin niya na maraming Italian masterpieces na nakadisplay sa museum. At ito ay dahil sa kanyang kapanahunan. Nagkokolekta ng artwork si Napoleon Bonaparte mula sa Italy at dinala ito sa France. Pero hindi kasali ang Mona Lisa dito. Noong namatay si Da Vinci, nakuha ni King Francis I ng France ang painting dahil nagtrabaho si Da Vinci para sa hari sa kanyang huling mga taon.
Ito ang rason kung bakit naging parte ito ng French Royal Art Collection. Sa katunayan, na-display pa nga ang Mona Lisa sa kwarto ni Bonaparte. Noong nagkaroon ng French Revolution, kinuha ng mga insurgents ang Royal Collection at di nagtagal ay napunta ang Mona Lisa sa Louvre. Pero hindi ito nagustuhan ni Perugia. Gusto niyang ibalik ang mga Italian paintings sa kanyang home country. Marami siyang pinagpilian pero sa huli, ang Mona Lisa ang nagustuhan niya. Noong nasali ito sa balita, agad na sumikat ang painting sa iba't ibang parte ng mundo. Maraming tao ang bumisita sa Louvre para makita lamang ang empty space na siyang pinaglagyan ng Mona Lisa noon. Ininterrogate ng investigator si Pablo Picasso dahil may koneksyon siya sa isang theft na naganap noon sa Louvre. Pero wala silang nakuhang ebidensya kaya nakalaya lang rin ang sikat na artist. Matapos ang 2 taon, isang art dealer sa Florence, Italy ang nag-report sa mga otoridad nang sinubukang ibenta sa kanya ni Perugia ang Mona Lisa. Itinago lang pala ni Perugia ang painting sa isang suitcase na may secret na zipper sa ilalim at nagawa niya itong ma-smuggle mula sa France papuntang Italy. Inakala niya na magse-celebrate ang mga Italians dahil nakuha niyang ibalik ang painting sa pinagmulan nito. Nagkamali siya. Agad siyang inaresto ng mga otoridad at kinulong. Nabalita na naman ang The Mona Lisa at sa pagkakataong ito, masaya ang balita dahil nakita na ang nawawalang painting. Dahil sa nangyari, mas sumikat pa ang Mona Lisa at mas tumaas ang value nito. Ngayon, nakadisplay pa rin ang painting sa Louvre Museum pero may ilang modifications na ito. Noong 2005, nag-install ang museum ng isang custom-made climate-controlled booth na may bulletproof glass na nagpoprotekta sa Mona Lisa at nagpapanatili sa kondisyon nito. Nag-install din sila ng isang custom-made 20-watt LED lamp na nakaka-minimize sa ultraviolet at infrared radiation upang mapanatili ang ganda ng painting. Kaya ang tanong, ano nga ba ang monetary value ng Mona Lisa? Kung bibilhin ito, magkano ito? Noong November 2017, nabenta ang The Salvator Mundi painting sa isang auction. Nabili ito ng Saudi Arabian prince na si Mohammed bin Salman sa halagang $450 million. Ang pinakamahal na painting na naibenta sa kasaysayan. Ang Salvator Mundi ay isang painting ni Jesus na kung saan nakabless sa atin ang kanyang isang kamay habang ang isa naman ay may hawak na globo. Alam mo ba kung sino ang pintor nito? Siyempre, si Leonardo da Vinci din. Gaano man kamahal ang Salvator Mundi, kayang doblehin ng Mona Lisa ang presyo nito. Noong 1962, umabot na sa $100 million ang assessed insurance ng Mona Lisa. Kung i-adjust mo ito sa inflation, ang painting ay may value na mahigit sa $1 billion as of 2023. Gayunpaman, posibleng mas malaki pa ang value nito kung iisipin mo ang perang nakukuha ng French government mula sa mga turistang bumibisita upang tingnan ang Mona Lisa. May ilang eksperto nagsasabi na mahigit sa 2 milyon na tao ang bumibisita sa Louvre Museum taon-taon upang makita lamang ang Mona Lisa. Sa katunayan, may ilang taong nagsabi na mas mabuti pang ibenta na lang ng gobyerno ang Mona Lisa sa sobrang laki na makukuha nilang pera, pwede nilang bayaran ang mga utang ng kanilang bansa. Gawin man ito ng gobyerno o hindi, iisa lang ang sigurado. Ang Mona Lisa ang pinakamahalagang painting sa buong mundo at mananatili ito hanggang sa susunod na mga taon. Anong ibang bagay pa ang alam mo tungkol sa The Mona Lisa? Sang-ayon ka ba sa napakalaking valuation nito? Dapat nga bang ibenta ng French government ang pinakamahal na painting sa buong mundo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.